to pass the Finnish A2 exam. Is it hard? Is retake allowed? Here's some tips and pointers to review. Hey everyone, it's me, Sarah. Welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button. Thank you. Hey everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, it's all about tips and pointers na mga ginawa ko para pumasa sa A2 exam since I have been receiving messages and comments kung ano yung mga pwede nilang gawin para pumasa rin sila sa exam. I mean, yung mga kasama nating nurses na nag-apply rin dito sa Finland and will soon take the A2 level ng Finnish language. Ayan. So, for the tips po, ito lang yung mga ginawa ko sa sarili ko. Hindi po ibig sabihin na pwede nyo rin gawin or you can try, yes. Pero hindi ko naman pinipilit na gawin ninyo. Kasi ito lang din yung naging way ko para matutunan ko lalo yung Finnish aside from the review center, yung modules from the review center. Ayan. So I hope makatulong kung mga share kong mga tips. Ayan. For the meantime, let's take a look sa exam result ko. Hindi naman siya ganun kataas, pero I'm proud of myself na na-achieve ko ito. So, nandun yung category ng mga kailangan mong i-exam. So, parang IELTS din siya. May speaking, listening, reading, writing, ayan, sa oral and recording. Makikita niyo siya. Ipa-flash ko siya dito. So, aminado ako, mababa ako sa listening kasi hindi ako nag-focus doon as in talaga. And, nahirapan ako pakinggan yung sinasabi during the exam. Kaya, medyo lagpak ako doon. Pero, kung medyo ano kayo doon sa part na yon, I mean, hindi nyo forte yung listening or something, pwede nyong bawiin sa ibang, ibang category or aspect, di ba? So, here it is. Yung tatawanan. Okay, so these are the categories in the exam. My speaking, reading, listening, vocabulary, and writing. Each category may corresponding points yan and percentage. And during my time, yung passing rate namin is 75%. So, dapat maka 75% ka para pumasa. Ayun. Ayun, sa awa ng Diyos, nakapasa naman. Yay! Congratulations! Ayan, so nabulgar na yung aking grades. hindi siya kataasan. Pasensya na yan lang ang nakayanan ko. Pero importante pumasa ako and I tried my best naman. So, ayun. And about sa mga tips, pa-flash ko dito kung ano yung mga ginawa ko para kung gusto nyo, pwede nyo rin itry. Ano ba yun? Napupulol ako. Ayan. Pasensya na, wala akong script pag nag-vlog ako. On the spot palagi. Ayan. Hindi ko na siya na-edit. Kung ano na nasabi ko, yun na yun. Okay, so here it goes. Let's take a look at tips na mga ginawa ko. Tip number one, numero ux. Have a mindset that you will pass the exam in your first take. Though retake is allowed, passing on your first take would lessen your loads and stresses, and of course, it will give yourself a sense of accomplishment. Para at least pag may ibang inutos na gagawin ang agency, magagawa natin, hindi na natin inaalala pa yung pagre-review kasi nga pasado na tayo sa first take pa lang. Tip number 2, numero kax. Widen your vocabs. Focus on nouns, verbs, adverbs, and adjectives. Having a wide vocabulary can help you make simple statements. Grammar is not tested in A2 exam. However,
If you're a grammar enthusiast, you can always make room for studying them. Ang importante sa pagsagot sa exam is that kaya mo mag-formulate kahit simple sentences lang, maiintindihan na nila yon. Never mind the grammar, the endings, etc. Importante, mako-convey mo yung message na gusto mong sabihin. Tip number 3, numero kalme. Speak the language. Talk to yourself in the mirror. Talk to your friends, relatives, etc. using the Finnish language. Ang ginagawa ko rito, kinakausap ko palagi yung anak ko ng Finnish. Kahit hindi niya naiintindihan, then ine-explain ko na lang sa kanya kung ano yung ibig sabihin nun. At the same time, pag nasa banyo, nagsasalita ako mag-isa, kausap ko yung sarili ko sa mirror. And it worked naman, kahit hindi mo ma-pronounce ng maigi, at least you are trying. Practice makes perfect. Tip number 4, numero nelya. Watch and listen. You can watch movies or listen to music, podcasts, YouTube, or any site where the language in Finnish with English subtitles. Meron din po sa Netflix ata yung Border Town na series. It's in Finnish and with subtitles siya. And then I can also show you some clips na pinapanood ko sa YouTube and mga podcast and also a movie trailer na napanood ko na siya. Yung Lapland Odyssey. Ayan. Let's take a look at them. Pakinggan nyo din pala itong Amo. It's by Evelina. Ayan. Isa sa mga nagustuhan kong kanta na Finnish. Lagi ko siyang pinapakinggan. Though hindi ko pa siya makanta. Pero maganda siya. Pakinggan nyo. Mie en pyytänyt sinua siivoamaan, mie en pyytänyt sinua tiskaamaan, en kollaamaan lunta. Mie tahoin, että sinä kävisit ostamassa meille digiboksin. Sulla oli koko päivä aikaa. Sinä hommaat sen digiboksin aamuun mennessä, tai tämä oli tässä. Ito naman yung movie na pinanood ko. Isa siyang romantic comedy. Nakakatawa siya. Panoorin niyo guys, maganda. Finnish movie din siya. Ang title is Lapland Odyssey. Panoorin natin trailer. Thank you.
This one naman, pinapanood ko siya sa YouTube. Itong Finnish Pod 101. Kasi nagtuturo siya yung mga words and phrases na pwedeng magamit natin. Yung mga common words and phrases. Hanggang natin. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at finnishpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Finnish. Okay, let's get started. First is tänään. Today. Tänään. Tänään. Today. Tänään kello 6:15. Today at 6:15. Tänään kello 6:15. So, recap ko lang yung music. Yung music video is Amo by Evelina. Tapos yung movie trailer na napanood is Lapland Odyssey. And yung podcast na napapanood sa YouTube is Finnish Pod 101. So, yan lang yung mga pinapanood ko at saka pinapakinggan. You can always choose naman what you want to listen and watch as long as may natututunan ka kahit konti lang. Ayan. Tip number 5. Numero VC. Always pay attention to the listening test in the module. Familiarize yourself on the flow of conversation on the sample listening test. It will help you do good in the listening part of the A2 exam. Masasanay kasi yung tenga mo eh when it comes sa flow ng conversation nila. Kasi ganun na ganun din po sa exam. Magkakaroon ng conversation and then papakinggan mo lang siya and then there are some questions na sasagutan. Tip number 6. Numero 6. Reading. You can practice reading articles or news written in Finnish and try to translate it using your own understanding. Do not use Google Translate as much as possible. Ayun, basa-basa lang. There are articles naman sa internet na written in Finnish na pwede nating basahin and then try to understand the context without using Google Translate. Yung own understanding mo lang, ayan. May papakita ko sa inyo yung Uli Utiset, parang news article nila sa Finland, ayan. Pwede kayong magbasa-basa dyan and try to understand yung pinaka-context ng article. Number 7. Numero 7. Writing. Have a notebook where you can write Finnish words with their meanings. It helps you remember meaning of the words you have written. Ayan, so ang ginagawa ko kasi, mas nagre-retain sa utak ko yung mga sinusulat ko. Kaya sulat lang ako ng sulat talaga. May mga notebook ako, mga bond paper, where I am writing yung mga Finnish words na na-encounter ko when reading. Ayan, and then with their meaning. So, ayan siya magulong-magulong. Pasensya na. Tip number 8. Numero ka-deksan. Ankidex.
always read the Ankydex provided by the review center. Kasama siya sa modules na sinend through email. Yung Ankydex, it's like a flashcard. Yeah, I think so, yes. Hindi ko kasi siya masyadong ginamit eh. Pero napaka-helpful nito according sa mga kasama ko. Mag-flash siya ng words and phrases and then meanings, and also there are exercises na gagawin mo dyan. And last but not the least, tip number 9, numero deksan, prayers. Always put your trust and faith in God. And kahit saan namang aspeto ng buhay, if you trust and put your faith in God, lahat naman malalampasan natin. Of course, try also to ask for His wisdom. I-lend niya sa inyo yung wisdom niya para magamit niyo sa pag-take ng exam. As well as yung patience and determinations. Ayan. Huwag niyong kakalimutan, laging magdasal, magdasal, magdasal. Kasi gaya ng sabi ko, walang imposible sa kanya. Lahat posible. Ayan, so yan po yung mga pinaggagawa ko sa buhay ko during the language training and mga review ginagawa ko para pumasa sa A2 exam. Ayan po. Sana makatulong kahit papano. And I wish you good luck sa mga magte-take ng exam and hopefully see you soon here in Finland. Nahan, yan. Naniniwala ako na pag may determination and perseverance as well as prosigido kayo na determination ayan, magagawa mo lahat, walang imposible. And of course, sabayan mo ng panalangin talaga. Very important yan, yung faith mo and trust mo kay God. Napaka-importante. Kasi walang imposible sa kanya. Lahat posible. Tandaan niyo yan. And if hindi man new time na pumasa, or for example, hindi pinalad na pumasa, don't lose hope. Kasi you can always try pa rin naman. May retake naman. And of course, huwag sisisihin si God, bakit hindi pumasa, ganyan-ganyan. Magtiwala pa rin kasi everything happens for a reason. Cliche na siya, laging sinasabing ganun, pero totoo naman. Kasi kanya-kanya tayo ng timeline. Yung timeline na ibibigay sa atin ni God, eh, yun yung the best timeline na masasabi ko. So, ayun nga. Eh, hopefully, pumasa kayong lahat and makapunta na kayong lahat dito sa Finland. Because Finland is a beautiful country. And of course, yung mga things are very accommodating and mababait sila based on sa mga experience na and hey hey onya ito spanyol hey hey.